Kidlat News Updates. Opo, si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, patay ang dalawang katao kabilang ang isang bata sa sunog na sumiklab sa isang apat na palapag na bahay sa Barangay 9, Caloocan City. Ayon sa Caloocan City Fire Station, nagsimula ang sunog bandang alas 10 Martes ng gabi at agad na umabot sa unang alarma bago maapula 11:50 ng gabi. Bagamat nakuha ang 9 na taong gulang na bata na nagtamo ng third-degree burns, hindi na ito umabot ng buhay sa ospital, habang ang 40-anyos na PWD ay hindi na nakalabas mula sa nasusunog na bahay. Higit sa 30,000 pasahero ang maaapektuhan ng planong tigil operasyon ng Philippine National Railways o PNR. Ayon kay PNR General Manager Jeremy Regino, unang matitigil ang biyahe ng tren mula Alabang papuntang Calamba sa Laguna. Pagsapit naman ng Oktubre ay ihihinto ang biyahe mula Tutuban hanggang Bikutan at mula Governor Pascual Malabon. Ititigil ang operasyon ng PNR sa loob ng 5 taon upang bigyang daan ng konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Nagpadala na ng tauhan ng Department of Health o DOH para suriin ang amebiasis cases sa San Carlos City sa Negros Occidental. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, nagmula sa kanilang Epidemiology Bureau ang magtutungo sa lalawigan upang tumulong sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit. Sa initial na investigasyon, nagsimula ang diarrhea cases sa kontaminadong tubig. Isinailalim na sa State of Health Emergency ang lungsod, makaraang umabot sa higit 200 ang kaso ng amebiasis na isinugod sa ospital. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.